Hi guys! So ito po, Pulangaw versus Pulangaw na naman. Parami ng parami ang mga yan. Sila-sila nagkakagatan. Sila-sila naglalabasan ng kani-kanilang baho. Sila-sila naghihilahan dahil sa inggit. Parami ng parami ha. Siyempre na andyan si Maharlika versus Katon Ying at marami pang iba. Nagsampa na ng demanda si Katon Ying laban kay Maharlika. Sigurado rin tayo marami pang magsusulputan na bangayan na ang parehong involved ay mga Pulangaw. Diba? Matindi. So, eto, meron kasing isang expert ko, no, sa international law and geopolitics at expert din daw siya sa international relations issue. Diba? Ang galing. Expert daw. Alam nyo, hindi dapat yan magagaling sa sarili natin, eh, sarili mismo or sarili mo na ikaw kuno ay expert. Yan sana ay bansag sa'yo ng mga totoong nakikita na ikaw ay magaling. Nakakakita na ikaw ay magaling. Natunay na magaling. Okay, madalas yung sabihin talaga na expert siya sa larangang ito. Ulitin ko, international law and geopolitics and international relations. So, ito po ay yung kanyang imagination na siya ay expert ay binasag po na itong isang Pulangaw din. Ang sabi, ito po, yes, yes, yo. Etong account na ito, ang nagmamayari po niyan ay yung isang attorney. Actually, siya po ang attorney nung si Denise Cornejo. Cornejo ba yun? Anyway. At ngayon nga ay si Congressman Tevez. So, siguro kilala natin siya. Siya po yung madalas ding manlait. Take note, madalas siyang manlait sa itsura niyang nilait si Atty. Lenny Robredo, si Kiko, maraming kakamping na celebrities. At syempre, si OG Diaz. Madalas niyang sabihan na nanget pa si OG Diaz. Pero yun nga, binalikan ni OG Diaz at ang bansag dito sa maliit na attorney na ito ay gasolito. Alam niyo naman. Feeling din to eh, di ba? Hindi lang siya feeling expert. Feeling din, feeling hunk. Feeling may itsura. I mean, lahat naman tayo may itsura. Pero feeling niya, angat siya sa maraming tao physically. My God. So, eto, siya po ang bumasag dito sa imagination. Sa dream na itong si Sasot na tawagin ng buong mundo na siya ay expert. Nakakatawa talaga. By what metric is Sas considered an expert? So yon, everything that she has been spouting as a supposed expert on international law and geopolitics may be gotten from the internet and is taught to every law school sophomore. Yon, kinukuha lang daw sa internet, kinukuha lang daw online yung mga post, yung mga idea na itong si feeling expert. Binasag. Ikaw talaga. Ito talagang si gasolito, matindi. Pero anyway, nakakatuwa ha. So, na-trigger yung kuno nga ay expert at hinahamon ngayon ay ng si gasolito ng isang debate. Sila-sila. So, sabi, now, given that you are questioning whether I actually know anything about international law or geopolitics, nako, wala akong alam sa mga ganyan. Anyway, hindi yan yung linya ko. Okay? Meron tayong isang linya na gustong-gusto ko. Okay? Pero, never kong na-imagine na ako'y expert doon. Ang daming magaling sa linyang yun. Okay? Alright, let's put it to a test. Aba, may hamon. I challenge you to a live debate on SMNI on an international relations issue. Wow! No notes allowed. Perhaps I can learn something from you, which I haven't learned from your sophomore level knowledge. Oh, pang sophomore lang daw si gasolito, sabi netong sa expert. You learned at law school in the Philippines. Yon. Alam nyo, bukod po dito sa post na ito, abay pinatunayan to na napakaraming netizens. Dahil ang dami pong nagkomento na halos ganun din ang kanilang nakikita dito nga sa feeling expert na to. Sabi nung isa, totoo naman eh, yung sinabi ng kulig mo, kulig daw si Yes Yes Yo. Anyway, in fact, mga contents mo kinopya sa YouTube. News outlet.
books at other web sources. Tapos, naglagay ka lang ng konting pectus para magmukhang sayo. Ayan, basag na basag. Sa tingin ko, hindi ka papatulan yan kasi nanghihingi ka lang ng audience, if not engagements. Tignan mo sa dami mong followers, swerte ka na kung maka 100 comments ka o reactions. Something wrong sa mga followers mo. O di kaya sa mga content mo. So, pag-usapan natin ang followers na itong expert or feeling expert na ito. Ito po ay muntik nang umabot ng 1 million. Ngayon, 890 something followers na lang po. At araw-araw po, mababayan ng at least 1,000. So, yon. Alam nyo kasi, itong mga accounts, yun yung pagkakaalam ko. Ha? Pag yung accounts natin ay hindi naman talaga madalas ginagamit, posibleng mawala yan sa mga subscription, sa mga na-follow mo, ba? Diba? Anyway, sa YouTube, ganun kasi. Pag hindi na active. So, ibig sabihin, yung mga followers ay posibleng mga fake accounts. Yung mga followers ay yung tinatawag ba na tanim followers. Ba? Diba? Totoo, ha? Wala talagang engagement. Siguro, less than 50 lang. Wala nga masyadong nagla-like, nag-react sa kanyang mga post. Pero yun nga, meron pa rin siyang about or around 900,000 followers. Actually, 890 plus followers sa ngayon. And expected to be down continuously.